Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Rosas ng Mark TV. Sa video natin ngayon, bumili ako sa Itel kanina lang sa MOA ng isang product nila, yung first gaming phone nila, si Itel RS4. Binili ko na lang siya kasi doon sa TikTok, ang tagal mag-process ng aking order replacement. Hindi gumagalaw, almost lampas na 24 hours. Pinost ko na nga dyan sa YouTube ko. Kaya bumili na ako. Tapos, ang binili ko talaga, yung pinakamataas na, yung 256 yung storage. Nabili ko siya ng 7,899. Ang RAM niya ay 12GB, tapos ang ROM niya is 256. So, first time ko magkaroon ng cellphone na 256 yung storage. So, sabi nila, ito daw ang first gaming phone ni Itel. What? So, mayroon itong Helio G99 Ultimate Processor. 45 watts ang kanyang charging speed. Tapos meron siyang 120 refresh rate. Yan. Tapos, yun nga, mega storage nga na 256 storage. Yo, check na natin yan sa ating unboxing. Okay, unboxan natin si Itel RS4 NFC Helio G99 Ultimate. Ayan. Okay. Sa plastic, ingat pa akong magasbasan. Yun. Pag rubuksan ang tigas ha. Yun. Adi magnet. May magnet siya oh. Nakamagnet yung kanyang cover. Oh, tingin nyo. Oh. Ayos. Tapos, nakasil pa siya dito. So, need pa natin siyang tanggalin yung seal. Yun, nadali. Okay, lock, nakamagnet. Talagang mamahalin talaga pati package. Yun, ito na si product natin, yung phone. RS4 Helio G99 Ultimate Processor, Gaming Processor. Wow, ganda ng likod. Tabi mo natin to. Next, walang laman. Ito, di ko ito binabasa, di ako marunong. Ito naman, jelly case niya. Nako, sobrang laki ng butas. Hindi pa rin safe yung camera pag bumagsak. Kailangan ingatan pa rin yung cellphone kahit naka jelly case. Yung panundot niya, social yung lagayan. Tapos dito yung charging cable niya na Type-C. Wow, fast charging po ito ah. Yan. Pag kayo may pasadyan, huwag nyo ipaperam kung sigurado kayong hindi may babalik ng maayos. At ito na po yung napakalaking charger niya, 45 watts. First time ko magkaroon ng charger na 45 watts. Yan. Then, ano pa bang laman? Wala na po siyang laman. Okay, so ito po yung laman ng box. Yung phone niya, na magaan lang. Then, charging cable, saka panundot. Charging brake, yung ulo niya, charger niya, saka itong casing. Wala po siyang headset na kasama. Yun lang. Oh my God! Hop! Hirap buksan ah. Yun, iangat pala. Yun! Ganda! Wow! Sa taas niya, meron siyang speaker. Tapos may design na, designed by Itel. Masosyal na, premium na premium dating. Parang ano, kala metal frame yung ano niya. Naka metal frame po yung gilid niya oh. Yung kaya pala nalagyan ng tatak. Metal po siya, so medyo safe siya pag bumagsak kasi metal po. Wow! Tapos dito yung power button saka power button saka volume up, volume down. Sa baba naman may isa pang speaker Type-C na charging port. Tapos headset, tapos noise cancellation. Then dito naman yung ano niya, kung tawagin ay lagayan ng memory card at saka SIM card. Check natin to. Okay, good news. Pwede yung memory card at dalawang SIM card ang sabay. So sa likod, check natin. Meron siya napakalaking camera bump na glossy. Tapos ito hindi siya glossy. Para siyang glass eh. Parang ceramic. Pero ito, legit to. Metal to.
Tapos may nakalagay dito sa likod niya na Super RS. Tapos may guide sa gitna, may itim, at mayroon ditong parang traffic sign na kulay black lang lahat. Yan, tapos ano siya, flat display siya. Flat lahat ng ano niya, angle niya. Yun. Tapos nakapansyol na rin siya. Okay, tapos na natin na set up itong ITEL RS4. Bali, nung bago siya set up, nareformat ko muna siya, tapos sa ako siya sinet up. Okay, bali ang resolution nga pala nito ay 1612x720. Yan, so normal lang para sa mga budget series na display resolution. Pero ang maganda dito is napakabilis na kanyang fingerprint, tingnan nyo. Open agad. Yan, tuwing masasagi ko to, yan. Yan. Nag-open agad siya. Hindi siya katulad ibang ITEL. Nag-open agad siya. Tapos, explore tayo pagdating sa settings. Sa pala, kayang-kayang nito ang 2.4 GHz at saka 5 GHz na Wi-Fi. So, meron kami ditong converge. Yan. So, nakakunig ako ngayon sa 2.4 pero pwede kong ilipat sa 5 GHz. Yan. Okay. Connected pa rin siya. 2.4. Balik tayo sa 5 GHz. 5 GHz. Ayos. Then dito naman tayo sa hotspot. Ayan, nakikita din natin dito sa hotspot na to. Kung ano yung Wi-Fi na hertz na gamit mo, siya rin yung mag-indicate dito. Ayan, kung 2.4, 2.4 lalabas dito. Kung 5 GHz, 5 GHz lalabas dito. Then sa tethering hotspot, meron tayong USB saka Bluetooth. Long press nyo lang to, pwede kayo magpalit ng Teams. Yan. Sa display, punta tayo sa display. Ito yung mga magandang part ng display na to. So meron tayo ditong adaptive brightness. Kung ito naka-on, hindi mo siya makokontrol dito sa taas. Yan. Kasi naka-on eh. Off mo yan, tapos control mo lang siya dito. In-off ko yung adaptive brightness niya. Tapos, pwede mo siyang keep screen on. Yung hindi ka naaabot ng 30 minutes, kumbaga permanent na siya nakabukas yung screen. Tapos meron tayo ng ultra touch. Hindi ko alam to. Hindi ko pa ginagamit yung ultra touch eh. So nakalagay dito, swipe speed. So try nga natin. Kung speed, gawin natin ultra touch. Yung motion, gawin natin fast. Yan. Tapos nga pala, yung refresh rate niya is naka-automatic. Naka-automatic siya. Pwede siyang mag 120Hz, 90Hz, saka 630Hz. Depende sa apps na binubuksan ninyo. Pero kung screen lang naman yung ginagamit mo, nag-swipe-swipe lang sa screen, 630Hz lang yon. Dito sa sound, wala tayong problem. Naka-DTS naman siya. DTS. Sa mga ITEL, Tecno, saka Infinix, may mga DTS na settings. Para yan sa magandang timpla ng music, ng YouTube, ng pinapanood ng movie, yan. Meron tayong app lock sa mga naghahanap dyan ng app lock. Yung bagang lahat ng apps ay pwede mo lagyan ng lock. Ito meron. Sa battery life, meron tayong power boost. Pwede natin ma-boost yung ating phone. Ayan. Subukan natin ha. Enable power boost. Ayan, dumilim siya. Nag-dark mode. So na-activate lang daw to kapag 20%. Pero pwede mo siyang sadyain. Tanggalin na natin. Ayan. Yung isa naman, yung ultra power saving. So pag inactivate natin to, so dial phone lang yung gagana. Pwede ka nun magdagdag. Pwede mo siyang dagdagan, mag-edit ka kung ano yung gusto mo. So mag-sample tayo. Messenger. Dial phone, messenger. Ano pa bang pwede natin ilagay? YouTube or camera. Yan. So alisin na natin dial pad. Ang ipapalit ko dyan ay files. Yan. Okay. Then check. So, subukan natin activate. Yun. Ayun. Apat na yung gumagana na apps.
Messenger, YouTube, camera, and files. So, inactivate ko siya para makatipid sa battery. Pero, balik na tayo sa dati. Battery saving na din dito. Pwede mo siyang i-on. Tapos ito, magkakaroon ng kulay yellow yung battery percentage. Power charge. Ano naman itong power charge na ito? So, ito yan. Ito dito natatakbo yung 45 watts. So, kapag gagana lang yung 45 watts niyan, kapag hina-hypercharge mo siya, sinelect mo to. Ayan, kung lagi nagmamadali. Uy, maganda to, may bypass charging, sa kami AI charge. Yan. So, i-activate natin yung AI smart charge. Bypass charging. I-activate na natin to. Ibig sabihin ng bypass charging, pwede kang mag-charge habang nagigame. Halimbawa, nakasaksak yung charger mo, nagigames ka, diretso sa games yung battery, yung kuryente, hindi sa battery. Diretso sa mismong game. Lalampasan niya lang yung battery. Ang galing ah. Dito na tayo sa Ibana. Yan, magandang Ibana na ito. Mag-sample ako sa inyo. Mag-sample ako ah. Tomorrow. Yun. The date tomorrow is April 21st, 2024. Wow, narinig niyo yun. Meron na siyang Ibana. Ibana Alawi. Hindi, Ibana. Pwede mo siyang tanungin based sa kung ano yung gusto nyo mong malaman. Yan. Ang tawag dito ay Ibana. Na-activate ko siya tapos dito ko na lang siya inaano sa power button. Pag may gusto akong i-search, ganyan, nagmamadali ako. Kailangan, aklarado lang yung salita ko kasi medyo bulol ako magsalita eh. Yung aswang naging aswan. At saka ano ba pwede kong banggitin dito? Basta English lang. Okay, mag-sample ako. Technician, sige, pwede na yun. Cellphone technician. Ayun, lumabas na dito oh. A cellphone technician is a professional who specializes in repairing and maintaining cell phones. They are trained to diagnose and fix various hardware and software issues, such as broken screens, battery problems, software glitches, and more. They may also provide services like data recovery, phone unlocking, and software updates. If you have any specific questions or need assistance with your cell phone, feel free to ask. Grabe, ang haba. Memory fusion. So, pwede tayo magdagdag dito ng 12 gig. So, 12 plus 12. Di 24 gig na ang RAM ko. Ang galing. Pero, sabi ni Solitech Reviews, maganda daw i-activate natin ito kasi tumataas daw yung performance. So, i-activate ko siya kasi baka mag-restart yung cellphone ko eh. Nakasulat naman oh. So, saka na lang. Kasi nagbablog pa tayo eh. Mamaya na, pagtapos ko na mag-vlog. Dynamic bar. Ito na yung maganda. Dynamic bar. Habang dynamic bar, once na mag-charge ka dito, so yan, yung pag-charge lang ng phone ang ipapakita ko sa inyo. Yan. Pag may nag-notify, nag-chat, nag-call, nag-text sa inyo, mag-expand to. Pero ngayon, gagawin ko lang yung charge. So, sample lang natin na charge ko to. Tapos mag-expand yung notification. Oh. Tignan mo ha. Charge pa. Yun. Ayun, nag-expand to. 50% daw. Okay, dito naman tayo sa iSmart. Mga gesture naman to. Ayan. So, dito ang i-on ko lang ay yung quick start. Wag lang muna siguro. So, ito na lang siguro. Tap to awake. I-on ko lang yan. Ang benefits nyan is, pag in-off natin yung screen, then tinap natin siya. Double tap yata yun. Double tap. Yun, nag-awake siya, nag-gising siya. Ayan, yun ang purpose nun. So, balik tayo doon. Sa tap awake yun. Sa may special function dyan ha. Special function. So, doon naman tayo sa mga apps. Meron tayong freezer. Kung aksidente mong madelete yung freezer, walang problema. Kasi ilong press mo lang to. Itong screen. Then, click mo tong settings. Punta ka sa others. Ayun yung freezer. I-on mo lang siya pag na-delete mo. Ha? Okay. Meron tayong pang-hide ng apps. Hindi lang apps ang ma-hide mo dito. Ma-hide mo rin ang pictures, video app, mga document, saka voice recording. Ma-hide mo rin siya. Meron din tayo niyan sa Visha Video, Visha Player. Visha Player, yan o. Pwede ka na mag-hide dito ng mga video. Download. Yan, may hide dito. Ito, hidden. Hidden. Video to MP3. Oh, may converter pa pala siya. Pwede ka mag-convert ng video to MP3. Ito o. Ang galing.
Sa Visual Player yan. Built-in yan sa mga naka-ITEL, Tecno, saka Infinix. Visual Player. Meron tayong smart scan. Pwede tayong mag-scan ng mga document dito. Tulad nito, oh. I-scan mo lang yan. Basta maganda rin capture mo, ha. Flashlight nga natin. Yun. Gumagalo kami ko, ha. Kaya hindi ko ma-scan. Ako lang. Yun, na-scan na. Ito na, oh. Yan. Lumabas na yung website nung barcode na lumabas. Okay. Sa camera naman tayo. Magbibigay ako ng sample dyan ng camera. Yan, lahat ito. Nilagay ko na lang dyan kung ano yung mga ginagamit kong camera sa video. So napansin nyo hindi siya mauga sa video kasi naka-on po ang kanyang EIS, Electronics Image Stabilization, naka-on po siya. Yan, in-on ko lang yan para hindi siya mauga pag gumagalaw ako. Kaso bumaba yung quality, naging 1080p. Pero malinaw pa rin yun, 1080p, kasi yung pinakasagad kasi nito ay 2K, 30 per second. 2K, pero hindi ako gumagamit ng 2K kasi ang hirap mag-upload ng video pag sobrang laki ng files. So okay na sa akin yung 720p or 1080p. 1080p na. Okay na yun. Tapos nga pala, ano, pagdating dito sa, ano, sa video, meron tayong pro mode, short video, panorama, document, para picture ka ng document, slow motion, time lapse, dual video. Ano ba yung dual video? Bakit ako sa inyo? So ito ang dual video. So pwede ka maglakad-lakad habang nakatingin din sa inyo yung camera. So maganda to pang vlogging. Bigay sa mga motovlog. Mga nagbablog ng motor. Yan, mga nagra-rides. Pwedeng-pwede to. Pwedeng slide mo ng ganito. Yan, pwedeng ganyan. Yan, kita doon sa labas, kita dito sa likod mo. Ito naman po yung video sample sa rear camera. Yan. Stable, no? Hindi siya mauga. Tapos ito naman po yung front camera. Yan, naka-on po yung kanyang beautification. Tapos naka-on din yung lens, yung lid. Okay siya, oh. Hindi na kailangan mag-edit. Sa mga apps na mga built-in dito, wala naman ako nakita ang bloatware. Pero ang tinuturing kong bloatware dito, yung mga hindi ko kailangan na app. So, i-delete ko na lang siguro yan sa next video ko. Ayan. Napala, meron din siyang phone master, oh. Gamitin nyo to, mga idol. Sa Mobile Legend, naka-high refresh rate, saka medium settings. Hindi ko na ginalaw, hindi ko na binago. Siguro yun yung ano niya, default niya. Ayan, oh. Okay naman siya sa gaming. Wala naman problema sa ano quality. Yan, may problema nga lang sa player. Hindi ako magaling maglaro, eh. Sa YouTube naman, pag nag-YouTube tayo, sumukupin ng YouTube, nilakasan ko na yung volume. Check natin kung okay yung tunog, ha. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat to help you that explain the situation. Man, it's so damn complicated, where do I see? Mabilis mag-proyos, no, sa Facebook naman. Facebook. Yun lang. Yun, oh. Na-upload ko na pala sa Facebook ko. Ang bilis mong process, ha. Maandar agad, oh. Walang nadidelay. Walang naiiwan na image. Lahat, oh. Napakaganda mag-swipe. Isa pa nga. Swipe pa tayo, swipe. Yun, oh. Walang naiiwan. Sa Messenger pala, kaya niya, hindi siya nakakapag-floating siya. Tingnan nyo. No? Nakapag-floating. Para sa akin, okay. Mabilis mag-charge. Okay, social media, malakas ang volume. Nakakapag-floating sa Messenger.
pag gaming din, matagal na laubat, 5,000 mAh battery. Tapos naka 10 times zoom ang kanyang camera. Tapos 50 megapixel ang camera niya sa rear. Yung front camera, 8 megapixel. Okay siya. Ano ba? Wala akong masabi sa kamabilis. 120 Hz refresh rate. Tapos yung pag-touch niya pa. Meron pa siya mga super na ultra. So marami, pati sa battery. Maingat din sa battery kasi meron siyang safe mode. So ayos, okay to. Para sa akin, okay to. Pag nabili nyo to, hindi din sabihin ninyo, okay din to sa inyo.